Ika-29 ng Pebrero, Sabado, pagkaraan ng Miyerkules ng Abo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nakita ni Jesus ang isang kolektor ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman ito, iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Nagandog sa kanya si Levi ng isang marangyang handaan sa kanyang bahay at nakisalo sa kanila ang maraming kolektor ng buwis at iba pang mga tao. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo sa mga alagad ni Jesus ang mga Pariseo at ang mga guro ng batas na panig sa kanila. "Bakit kayo kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo sa mga alagad ni Jesus ang mga Pariseo. Noon pa pala nangyayari ang ganito. Mga matatanda sa simbahan na nagbubulungan tuwing may jipayuking nagsisimba, bading na nangungumunyon, marusing na pulubing lumalakad ng paluhod, o tanyag na magnanakaw na nagbibigay ng abuloy. Kahit noong panahon ni Jesus, mayroon na rin palang bulong brigade. Sila yung mga tumataas ang kilay kapag may kilalang makasalanan na lumalapit kay Jesus. Pero sa halip na ayunan sila ni Jesus, inimbitahan ni Jesus ang makasalanang tulad ni Levi na sumunod sa kanya. Higit pa rito, kumain si Jesus na kasama ang mga makasalanan. Sa tagpong ito, malinaw na itinuturo ni Jesus na pumarito siya para sa mga makasalanan. Subalit, hindi niya rin naman kinukonsinti ang mga makasalanan. Sa halip, bukas kamay niya silang tinatanggap. Iisa lamang ang kondisyon, ang tanggapin ang kanyang paanyaya na sumunod sa kanya. Pagsasagawa, sa halip na mangusga, tingnan natin ang ating mga sarili. Baka naman mayroon din tayong dapat ayusin sa ating buhay na hindi naaayon sa turo ni Kristo.